Kung gano'ng kabigat ang sitwasyon mo, sabihin mo, ang bigat na ng problema ko, hindi ko na kaya, o doon ko magdadasal, mawawala na yung understanding mo, puro ngayon, na covered na pala ng angels ito. Naging subjective ka na. Oo eh. Nawala na yung objective, ano mo, na reality na ano. Hindi, tao ka lang eh. Tao ka lang na. Kung binasa mo, Psalms 91. Oh, apektado tayo na. Sabi na. Sabi doon, who dwell. He left his angels to protect you, lest you strike your foot on the rock. On the rock. Yun eh. Psalms 91 yung Lord, nakasulat. Na-covered talaga itong whole universe ng angel protection. Sa Hudyo lang yun, ha? Sa nagtuturo lang yun. Eh, kasi ang Hudyo, meron na silang understanding nun. Pero actually, ang Christian, meron din. Lahat covered nga eh. Covered. Whether Christian o Muslim o anuman. Buddha o Muslim o Hare Krishna. By the mercy. By the mercy. Covering lahat. Dahil sa mercy. Ang problema lang nila, hindi nila alam o paano address. Kaya depende sila sa idol. Depende na lang sila Makapit sa mga... Makapit sila sa idol nila. Sa Diyosan. Sa mga rosaryo, di ba? Rosaryo. Or kailangan ko mag-rosaryo kasi kailangan yung sasakyan ko may rosaryo. Hindi nila alam eh. Wala silang alam. May angel pala sila. May angel pala. Natural. Natural. Meron. Nagpo-protect. Grabe. Lest you strike your foot on the rock. He spread his angels over you. The whole universe. Ported. Ngayon, ano yung one-third? Ano yung one-fourth? Ano yung natitirang third? Para ano yun? Ano yung ba yung tohu buho? Hindi. Evil inclination. Evil inclination nyo, bro. Nasa utak natin lahat yan. Lahat yan nandito. Kaya lang, hindi, karamihan hindi alam. Yun yung in between mind and intellect. Yun yun. Ano yung between? The mind. Mind and the intellect. Evil inclination. Awareness. No, kailangan aware kailangan. Conscious. Understanding. Anong kaibahan ng understanding at saka conscious? Yung understanding, may pangunawa na yun. Iintindi. Yung consciousness, ano lang. Meron ka lang ang awareness. Hindi, yung consciousness, yung something na... Buhay ka lang, gano'n. Hindi, yung presence mo. Buhay ka. Iniisip mo. Iniisip mo yun eh. Tapos pag iniisip mo, naiintindihan mo. Siyempre, conscious ka nun eh. Sa ginagawa mo. So, nasabi mo yung consciousness is naisip mo. Yung iniisip mo, okay. In every ano, in every... Ano, agree ka ba doon? Hindi. Yung ba, conscious ka, nagising ka. Pero yung understanding... Hindi mo naisip. Hindi, gising ka na, tapos nag-iisip ka na, nag-aaral ka na. So, ang consciousness ay nasa isipan. Nasa una. O kasi dalawa kang consciousness kasi, yung ano eh, sa physicality, yung consciousness, yung... So, alin ang nauna? Understanding o conscious? Consciousness. Gising ka na eh. Aware ka na, conscious wala ka na. Wala pang eh. Understanding? Wala pa. Pagsisimula ka pa lang pag nag-aaral ka na. Ang understanding? O, pag nag-meditate ka na. O, conscious, gagamitin mo na yung consciousness mo so, eh. Pag ginanon mo yan, pag ginanon mo ganyan, dumarating lang ang understanding pag mayroong consciousness. Oo. Okay? Oo, kasi pag hindi... Pero paano naman kung ang consciousness mo ay hindi masyado, hindi pa talaga makagrasp ng dapat niya i-grasp or intindihin. So, ano mangyayari sa na-understanding? Hindi wala. Ignorante. Hindi mo maintindihan. Bulag. Kasi ayaw mo din maging consciousness. Ay mong
mahina yung... So ibig sabihin, pag ganun ang understanding, dumidepende ang understanding sa consciousness. Hindi na? Oo. Kasi pag unconscious ka, patay ka eh. Tulog ka eh. Oo nga. Alam na natin yun, given yun. Pero pag conscious ka, pag pinag-usapan dito yung difference ng dalawa eh. Oo. Understanding and consciousness. So that's it. Yung explanation nyo, it seems, parang without consciousness, then there is no understanding. Oh. Eh, pwede ka naman buhay ka, pero hindi ka conscious. Pwede din. Kung gusto mo. Hindi ka conscious. Sabihin mo lang ang ibang iniisip. Yung aking physicality na consciousness, lang, tsaka spiritual consciousness. Yun ang consciousness mo. Yung iniisip ko, okay. Conscious ka pa rin nun. Conscious ka pa rin, pero... Baby ka nun. Ha? Baby ka lang. Hindi. Kahit hindi. Does not need to be baby. Kasi kaya, baby, buhay yung baby, wala namang consciousness eh. Hindi iba yung walang consciousness, bro. Eh, pinapoint out ni Aki, ano eh. Ang consciousness ng baby, iba. Eh, pinapoint out ni Aki na yung consciousness daw na yung sa spiritual realm, yung consciousness na yung sa physical na buhay ka, pero wala, hindi ka naman nag-iisip ng ganun. Wala kang isip na yun. Yung sa spiritual realm. Hindi ka conscious. Hindi mo pwede sabihin hindi ka nag-iisip. Kasi pag sinabi mo hindi ka nag-iisip, nag-iisip ka. Kasi ngayon na eh. Sinasabi mo lang hindi ka nag-iisip. Physicality mo eh. Hindi ka nag-iisip kasi sinasabi mo hindi ka nag-iisip kasi hindi mo alam. Eh? Kaya hindi ka nag-iisip noon kasi hindi mo alam. Hindi alam eh. Pero conscious ka. Conscious ka. Buhay ka eh. Oh, buhay ka eh. Basically, buhay ka. Pero, yung consciousness dito, pinag-usapan natin dalawang bagay eh. Consciousness understanding. And understanding. Ano ang kaibahan ng dalawa? Pag conscious ka ba, may understanding ka? Pag hindi ka conscious, may understanding ka ba o wala? Wala. Wala. Pag conscious ka. Kaya nga conscious ka kasi may understanding ka eh. Okay, wala. Alam mo. Pag sinabi mong wala, eh, alam mong meron. Alam mong meron. Alam mong meron, ayaw mo lang isipin. So, hindi ka conscious doon. Oo. Pag sinabi mo hindi ka conscious doon, ibig lang sabihin, ayaw mong i-conscious. Oo. Di mo gusto kong maging conscious. Ayaw eh. Mo muna. Pero muna, sandali. Ayaw mo muna i-conscious yan. Yung understanding na yan. Oh. Diyan ka lang muna, understanding. Sandali lang, ha? Oo. Sandali lang. Oh, pwede. Stop muna dyan, understanding. Huwag ka muna pumasok. Oo, oh, pwede yun. Pwede din. Kasi mayroon mga tao na Aki, masyado ka namang conscious sa damit mo eh. Alimutan mo muna yung damit mo, di ba? Conscious, di ba? Masyadong conscious. Conscious sa itsura niya. Oo, oh, di ba? Ayaw ko nitong itsura nito. Magdahin mo na ako, wala. Bago mo na ako. Oo. Oh. Oh, conscious ka. May understanding daw, wala. Meron. Meron ba? Pumapasok kasi. Nakikita mo na yung sarili mo. Nag-gets mo lang na ayaw mo eh. Naiintindihan mo na yung tsura mo, pangit ka eh. Kaya ka nga conscious eh. So may understanding mo lang. Paputi ka na. So nakikita natin dito yung discussion natin. Sabi yung mga tao nakikinig, naluloko niya ating mga tao. Consciousness ng conscious. Meron bang sukat? Yun, ano na tanong. Ang distansya, may distansya eh, di ba? Oh. Ang understanding at saka consciousness. Hindi pwedeng sabay. Na-analyze na natin. Oo, hindi pwedeng sabay. Hindi pwede. Nauna lagi yung conscious. Hindi, pwede rin mauna yung understanding. Kasi kung wala ka understanding, hindi ka conscious. Di ba? Pag na-understand mo, saan ka palang maging conscious eh? Revelation, ano yung di ba? Reality, di ba? Wow, okay. So now na kayo ng understanding. Eh, minsan nauna rin yung consciousness. Nauna rin yung consciousness minsan. Pag gising mo, conscious ka na. Wala pa understanding? Wala pa. Meron. Conscious ka lang eh. Meron din understanding eh. Meron.
meron. Hindi ka pwedeng maging conscious. Hindi. Ale, ito yung pinaano lang nito, yung knowledge eh. Yung knowledge up. Ang topic natin, spiritual life force. Yan niya. Spiritual life force. These are all spiritual life force. Yung knowledge na binigay niya siya. Paano akin yung bata, yung sanggol, conscious? Ibig sabihin, gising siya, pero wala siyang understanding. Kasi baby pa siya eh. Kasi pag sinabi mong understanding, okay, maraming level. Oh, yan. Maraming level ang understanding. Merong level ng sanggol. Oh, ng baby. Ang alam niya lang, meron siyang idea, bro. Ang sanggol, may idea, bro. Huwag mong sabihin wala. Meron. Hindi niya lang ma-express. Kunyari, uncomfortable siya. Iiyak siya. Wala siyang, hindi niya pwede siya, ay, ang sakit ng tiyaka ko. Ah, gutom na ako, mama. Kailangan ng gatas. Eh, hindi niya masabi. Eh, hindi siya magsalita. Iiyak lang siya. Iiyak lang alam niya eh. Oh, yun lang ang understanding niya. Hanggang pero meron. Meron. Kahit masigurado yung mama niya. Hindi niya ma-express eh. Ang sakit. Kailangan ko ng gatas. Gutom na ako. Ah, iiyak lang siya. Para yung mama niya dumating. Hindi niya masabi. Wala pa siyang language eh. Wala pa. Oh, di ba? Ngayon, pag nagkaroon na siya ng language, naririnig niya. Mama na, mama. Ang lumalaki eh. Ah, gatas pala yun. Oh, kailangan ng gatas. Di ba? Mama, gatas. Mama, gatas. Magsasalita na. Mama, dede. So, ganun. Yung sanggol na yun, na hindi pa nagsasalita, meron na yun. Meron na yun. And I'm talking about spiritual. Spiritual life force. Oh, wow. That's yeah. Spiritual. Hindi lang masabi. Hindi na. Ikaw po. Wala kasi, pang nila eh. Oo nga. Pero meron na siya. Ini-express niya lang. Ito eh. Spirit yun. Expression o. Spiritual yun. Spiritual energy. Wala namang tumuro. Wala namang ano yun. Nagtuturo na umiyak. Wala. Oy, umiyak ka. Hindi, yung doktor pinapalo eh. Oh, umiyak ka. Bagong panganak. Diba? Pero, di alam niya kasi iyak. Hindi nature yun. Oo. Yung pinalo mo. Ang nature talaga, kahit na hindi mo siya paluin, iiyak yun. Ah, pagbagong panganak? Oo, paglabas. Iiyak agad yun. Eh, pagka-abnormal nga eh. Kasi ayaw niya. Ayaw niya dito sa mundo. Yung spirit. Iiyak. Ayaw ko dito, Hashem. Mawa ka sa akin. Puro tae dito. Amoy ihi, amoy tae. Ayaw ko. Ayaw ko itong mundo na to. Oh. Eh nasanay na. Oh, sarap na. Okay na yung tayo. Ano, mayaman yung pamilya niya, no? Wow, sarap dito. Ang ganda pala rito. Okay. Reina pala ako dito. Tae, sarap ng tae. Sarap ng mabaho, ang sarap. Sanay na eh. Ganon ang spirit, bro. Ang espiritu. Wala siya magawa eh. Pumasok na siya sa goal. Sa body eh. No? Wala na siya magawa. All he has to do is to accept. Accept na lang. Hanggang sa paglaki. Eh, nakasanayan na. Ang sarap na ng buhay pala rito. Okay na. Eh, mamamatay na siya. Ayoko! Dati, sabi niya, ano? Ayoko mamatay. Gusto ko na rito. Ayoko. Ayoko. Ang sarap dito sa mundo. Tawag na tawag sa doktor. Doc! May sakit ako daw! Si Atty. Domingo, gumagas na ng 250,000 a week. Sa doktor? Oo! 1 million a month. Grabe. Matuloy lang ang buhay niya. Di mo, nakita mo. Grabe. Ganun ang spirit. Ang spirit, bro. Ang spirit. That's how it is. It's all spiritual. All spiritual. Yeah. So, yan ang levels, merong levels of spiritual existence. Yung levels na yan, umpisa natin sa pinakamataas. Kayot. Kayot. Kaya. Okay. Word na kaya. Ano ang understanding niya dyan? Understanding ha? Huwag muna yung consciousness. Kasi pag na-understand, may consciousness na.
Ngayon, wala pang consciousness kasi hindi na-understand. Kaya taki is from the word kai, light. Kaya. So, ang translation niya sa English, living beings. Sa English yun. Pero yung meaning, iba. Iba meaning. Ang kayo, alin ba ang plural doon? Kaya o kayo? Kayo. Kayo. Kaya singular. Singular yung kaya. Kaya nga mo yung salitang ano, kayang-kaya mo yan. Stick, no? Tagalog eh. Tagalog, pero ano, Hebrew. Kaya ba? Kaya mo yan. Kaya. Oh, hirap mo. Hindi ko na kaya. Kaya mo yan. Kaya diba? Mo yan. Hindi ko na kaya. Pare, hindi ko na kaya, pare. Diba, mga naglalasing. Hindi, kaya mo yan, pare. Kaya mo yan. Hindi na alam yung sinasabi nila, no? Grabe, no? Kaya, bro. Ano yung sabihin nung tutulungan ka ng kayot? Ganun? Ang angel mo? Hindi nila. Yung pag binanggit mo yung word na yon, pero hindi mo naintindihan kung ano yun, walang ite. Ah, ganun ba yun? Walang ite. Pero pag naintindihan mo, kaunang-una, hindi mo babanggitin yun. Hindi mo babanggitin yun. Kasi sacred yan eh. Holy of holies yan. Hindi, yung babanggitin mo nga kaya eh. Hindi nga nila alam. So wala. Hindi, tayo, tayo. Tayo, meron. Kaya, ano namang itinatid? Kaya ko ito, pare. Kaya natin. Kasi alam, hindi. Hindi ganun. Kaya mo yan, Yitro. Kaya mo. hindi ganun yung sa iba. Iba yun. Ang layo nun. Hindi natin maabot yun. Ang layo. Wow. May isa katiting na. Doon sa eye of the heart, hindi mo makikita yun. Malayong malayo. Kaya. Kaya mo yan, ako. Kaya mo yung puyat mo. Naging gano'n na lang yun dito. Kasi 14th century nga, ang salita dito, Hebrew. Oh. Kaya, halika. Naging gano'n na lang yun. Kaya talaga yun, kaya. Kaya. Kayo. Aba, halako. Kaya, kayo. Narinig ng mga Malaysians, mga Malay dito. Oh, kaya. Kaya. Kayang-kaya natin. Kaya. Pero yung word na yun, parang nagano din sa ano na, kaya, pag parang... Parang related. Parang related na parang... Hindi ganun ang totality nun, hindi. Oo, hindi nga. Importante yung totality. So, yung kayot na yan, the highest spiritual... Energy. Life energy. Okay. Highest yun. Highest na, no? Yung mga yan, next to godliness na eh. Not next to God, no? Okay. Nobody can ever be next to God. Kayo, imposible. Pero godliness, pwede. Yung tong kayo is the next to godliness. So ano yung godliness? Character. Attribute. Divine attribute. Intensity. Principle. So, yun ang godliness. Hukma, binadaat. Godliness. Expression of godliness. Kaya sa Iburo Tiperet, godliness yun. Hindi God yun. Godliness. So, yung kayot na yan is next to the throne of glory. Pag sinabi mong next, from next, ilang metro? Next na eh. Next na sila, sinabi, next. Next. Ilang metro? Parang andyan na eh, no? Ano sa kabila na? Pero wala. Pinto, layo pa no, na eh. Sabi mo nga eh, one universe? One universe? Oo, oh, away. Layo pa rin ako, one universe. Oh, layo no. Million of light years away pa yun. Pero yung malayo. Next na yun. Pero sila, next. Next! Pag sinabi mong word na next eh. Teka, sandali. Andyan ba? Nasa tabi niya na ba yun? Oo. Oh. Wala. Di pwede. Oh, sinasabi ng mga kayot eh. Kami na nga ang next to godliness. Pero hindi pa rin namin alam. Walang distance kung nasaan siya.
Hindi namin alam kung nasaan siya. Grabe, no? Unang-una, mali yung tanong nyo. Kayot, mali yung tanong nyo. Anong mali doon, sir, sinabi namin? Saan siya? Hindi namin alam kung nasaan. Anong mali doon? Wala namang siyang nasaan eh. Wala siyang saan eh. Oo. Wala eh. Hindi siya pwedeng locate. Actually, nasa sa'yo pa rin yun eh. Nasa sa'yo. Oh, paano yung nasa sa'yo? Eh, wala namang siyang nasaan. Nasa sa'yo. Ano yung sabihin yung nasa sa'yo? Understanding. O ngayon, yung understanding na yon, eh, next to godliness na yon? Ay, hindi. Malayo pa. Laka pa nga sa isim eh. Ang mangyayari talaga dito, nasa sa'yo na lang. Nasa level mo. Nasa level natin. So, tayo as human being, isim, pwede tayo umangat doon. Kasi ang 10 angels na yan, spiritual level. Oo. Level of existence. So, yung level natin, itong lowest, isim, tao. Gusto mo umangat? Sa kerubin? Ano ang kerubin? Alam na natin ang isim, tao. Sino yung tao? Isim. Okay? Pero yung isim na yan, refined na yan. Refined. Ibig sabihin, talampasan niya na yung refinery ng human beings. Meron, ang tawag dito sa buhay natin, refinery ito. Refinery. Ano ba yung word na yung refinery? Saan ba ginagamit siya? Sa mga soft drinks. Sa sugar. Soft drinks sa mga ginapagkain. Oh, yung ang bigas ba, ang palay, refinery din? Hindi, no? Ano lang yun, yung gilingan. Gilingan lang. Ang refinery talaga, pagkain, soft drinks, kape, sukal, tubig. Refined sugar, di ba? Mineral water. So, from brown sugar, gagawing puti. To tayo yung sugar. Nire-refine tayo. Nire-refine tayo. Okay. Sa mundo. Hindi pa isim yun. Hindi pa isim. Pag na-refine ka na, dumaan ka na sa refinery, isim na. So Adam pa lang, Adam to soil, to isim. Oh, kaya nga may Adam eh. Kasi, talagang nagkasala sila, kailangan ng tao ma-refine. Diba aking ibig sabihin ng Adam, ano rin eh, human being? Oh. Adam. Parang generic siya ng human being. O kaya, Torah. Soil. About it. Dust. Soil, no. Adam is dust. So, magiging ano, from dust to isim. Yes. Yun, na-refine na yung tao. Oo, oh, naging isim na siya. Isim na. Doon sa isim, meron pa rin refinery. Para maging kerubim. Kerubim, yun. Sa kerubim, meron pa rin. All the way. Pero pagdating sa kayo, dulo na, meron pa rin refinery. Pag nakalampas siya sa refinery, saan siya pupunta? Sa kayot? Lahat may refinery. Pagdating sa refinery. Nakadulo, merong refinery, kayot, doon na-refine. Saan siya pupunta? Sa baba. Yung gumawa sa refinery. Bababa. Paktayo. Engineer. Gumawa ng refinery. Sa may-ari. Ito ka talaga. Ang punta niya. Pababa, di ba? Babalik siya. Babalsa. Babalik. Siya pupuntaan? Babalik sa... Ayos na siya eh.
balik siya sa opening. Pababa siya ron. Mababawasan nga siya. Yung pagka-repay niya, mababawasan na naman. Si tutulungan niya yung baba, oh. Yung opanim, para ma-refine. Kaya yung ginagawa niyo ngayon, natin. No? Dumadaan kayo sa refinery. Oo, oh, di ba? Dumadaan, refinery. So, yung refinery na sinasabi ko, yan yung 18 years. 18 years? Sasabayan mo yung 18 years na Christianity mo. Refinery ito. Nire-refine mo na ngayon, yung mga nagawa mo noon. Refine. Teshuba. Forgiveness. Tzedaka. Lahat. Kindness. Lidot. Lidot. Lahat. So, tikon. Correction. So, pag na-tikon mo lahat yon, doon ko pala mag-uumpisa. Yes. 18 na ngayon. Di ba? So, yung 18 na yon, anong age mo pagdating doon sa 18? 36 na. 36. Doon ko pala mag-uumpisa. Hindi ka pa nag-uumpisa ngayon, ba? Inaano ko pa yung lahat. Na-unlearn pa, unlearning. Kaya nangyari ako, nung narinig nila na meron na lang taga-patanggol, taga-ano sa kasalanan, doon na lang sila. Kasi ang hirap nung 18 years eh. Ya-unlearn mo yun, Aki. Okay. Akalain mo, Aki. Mag-ano ko pa ng 18 years. Eh, narinig nila, Christianity, may isang tao na, ano, na magliligtas. Mawawala din yung kasalanan lahat sa'yo. Oh, doon lahat sila maasa. Ang dali lang nun eh. Kaysa magbubunuo ka pa na, ano, ayaw na nila ng ganun. Di ba? Eh, tayo mag-unlearn pa. Unlearn. Mali. Di ba? Lahat ng mali natin, ya-unlearn. Blind. Tutulog.